Nadagdagan. Mas 750. Naiwasan. Pero ito ha, nakakabawas ito sa pagbigha ng mga krimen. Kung ito ay may trabaho na disente at may tamang sweldo, nakababawas ito sa krimen, problema ng ating dito. Sir, kung bibigyan niyo po ng grade ang administrasyon ng ni Bongbong Marcos po sa pagdating sa pagtugon ng sa labor issues, ano po ang grade na bibigyan niyo? Hindi naman dahil sa ako'y galit kay Bongbong. Ano? Pero in fairness ha, wala pa. Wala pang natutugunan sa hinihingi ng mga manggagawa. Hindi pa maramdaman ng mga manggagawa yung sinasabi niya, ang pangarap niyo ay pangarap ko. Lahat ng mga late, sahod, trabaho, contractualization, disenting pabahay, yung privatization sa sektor ng serbisyo, hindi pa, wala pang nagagalaw. Wala pang natutugunan sa aming mga kahilingan. Ang narinig kong ginagawa ay mga proyekto ng mga negosyante. Yung pagpapagawa ng mga riles ng trena, pagkakakitaan ng mga negosyante, yan ang ipinagmamalaki. Pero bakit hindi magawang ibaba ang presyo ng bigas na siyang pangako niya? Ang dami mga proyektong binagawa, napakalaki, flagship, big ticket, project, na bilyon-bilyon o minsan trilyon ang halaga, pero bakit yung presyo ng bigas? Sa mga nagdaang administrasyon, kasama rin itong gobyerno ito, hindi nila magawang pababain ang presyo na sa ganon ay makinabang ang mga mamayan. Yun lang naman ang yun. Kaya tingin ko, wala pa, zero pa para sa mga manggagawa. At yung katunayan, yung kanyang programang paunlarin ang dami ng trabaho, tatanggalin ang 5,000 na mga manggagawa sa DBP at Land Bank dahil sa programang merging. 5,000 na regular na mga manggagawa. Kaya wala pang programa talaga tungkol sa mga manggagawa. Napan po natin kanina, ano po yung kinaiba nitong kilos protesta ng Mayuuno ngayong taon compared to the previous years? Pagkakaiba ngayon, may klarong support ng International Labor Organization sa mga demand, laban ng mga manggagawa dito sa ating bansa. Dahil katapos-tapos lang, high-level mission sa ginawa ng ILO dito na kung saan pinipitahan ang lahat ng labor organization sama-sama. Kaya napagkasunduan din doon na ngayong Mayo 1 ay ilalabas yung lahat ng mga napagkasunduan dapat ibigay ng pamahalaan sa ating mga manggagawa. At mga karapatan, dapat respeto ng gobyerno patungkol sa mga manggagawa. Yun yung maganda, yun ang maganda ngayon. Kaya halos lahat ng mga kilala at mga malalaking organisasyon ng paggawa sa bansa ngayon ay sama-samang magmamartya mula dito sa Espanya patungong Mindiola mamaya. Sir, ano po yung mga panawagan po natin? Ang una ay hindi matatanggi talaga yung sahod. Napakataas ng presyo ng mga bilihin at yung ating sahod na makahabol. Nawala na yung na ipagtagumpay ng nakaraang taon. Kaya yun ang isang pangunahing ng mga manggagawa para makaagapan yung swerte nila sa taas ng presyo ng bilihin. Ang pangalawa talaga na hindi pa rin binibitawan namin ay yung issue ng contractualization. Dapat buwagin talaga ang mga manpower agency at ibalik yung dating kalakaran na ang patakaran ng gobyerno ay regularization. After 6 months, pagkakabao, dapat nang regular ang mga manggagawa. Ito na basta-basta tanggalin, magkaroon ng security of tenure yung ating mga manggagawa. Yun yung pangalawang kahilingan. Ang pangatlo, yung trabaho. Dahil ang daming mga manggagawa ngayon na walang trabaho. Yung may trabaho nga, ang hirap ng buhay, ay yung pakayang walang trabaho. At yung pagkakaroon ng trabaho ng mga manggagawa,